Ang lakas ah. Ayan, nandito na sila. Kapait sa kinabuhi sa pobre. Ayan guys, sinimulan na ho ni Kuya Dinis ang pag-araro para matamnan na ho namin ang atsyal. So, kailangan ho may tudling. Yan, tinatawag ho na tudling. So ayan na ho ang ating organic fertilizer. So ganyan na ho ang gagawin yan. So, ganyan yung ang gagawin namin guys. So, lahat ng isa-isang tudling. Ali. Oh, Tessa daw, may balik lagi yung papa. Oh, malagad pa muna. So, wait lang. Bumalik kasi yung kalabaw. Oh, oh. Takang may... Oh, papa! Ay! Takang may... Nakakulat na mong ulap, anak! Ha? Oh, so, tingnan natin si Master. Kung gaano kalayo ang ilalagay. So, ayan. So, ganyan daw kalayo. Sa isang puno. So, kada puno lang yung lalagyan. Asgal. Hindi ako. Hindi ako. Okay, ganyan lang ang aming gagawin. So, balik ko muna kami doon sa ano guys kasi hindi pa namin tapos buhatin yung tayo ng baboy. Tatanim na ho kami guys. Magtatransplant na ho kami ng kamatis. Ito ho yung una nating itatanim. So, yung kamatis lalagay natin sa palanggana, sa batsa. Ayan.
para hindi ho sila maano. Ito yung kamatis natin, isang puno lang kaya ito, mga 500 plus lang. So sinsyan ho kayo guys, medyo maingay yung vlog natin ngayon kasi ito sa kabilang panig, nag-harvester sila ng mice. Kaya pagpasensyaan nyo na guys, medyo maingay ho sa ngayon. At ayan, doon na rin po si Kuya Bernard. Ayan. So ganito ho ka hirap guys pagka wala tayong seedling tree. Dito tayo mahihirapan sa ano, kanyang dahon ng saging. Maano kasi yung iba, malambot. Ganito ho pala ang pagtatanim sa kamatis guys. So itong ginawa ho nating punlaan, dahon ng saging, tatanggalin natin to. Ayan, dahan-dahan lang para hindi ho malaglag yung lupa. Tapos ito guys, ganito nakahaba, kailangan matabunan natin siya hanggang dito. Kailangan kunti lang yung ano nya. Pero hindi ho natin ibaon ng ibaon. Ganyan lang, tapos tatabunan natin ng tatabunan para ang purpose nito guys, pag umulan hindi ho siya mabali, hindi siya humiga ng humiga. So ayan, so na-mix na ho natin dito yung kain ng baboy. So ang technique dito guys, may tiglagay, may tigtanim para hindi maano tawag dito, para maganda yung pagtatanim, hindi masyadong struggle. Try tayong maghati kung kaya natin. Ako. Oh no. Dapat talaga guys, meron kaming ano, seedling tree. Shoutout to pala sa lahat ng mga farmers dyan. Sana guys no, sana guys no, maganda yung ibubunga ng ating mga halaman para makakaano ho tayo. So medyo mabusisi din pala yung ano nya, itatanim. Hindi rin pala ano guys, basta-basta lang.
Ayan guys, nakatapos na kami ng dalawang tudling. Oh, magsisimula naman kami dito sa pangatlo. Time check muna tayo. Mga alas 4 na ho ng hapon. Alas 3:51 na ho ng hapon. So patuloy lang ho muna kami sa pagtatanim habang may oras pa. Nakatapos na kami ng tatlong tudling. So ayan, tumutunog na ho yung kalangitan. Ulan na yata maya maya. Sana guys no, yung tinanim ho nating kamatis tutubo sana lahat. Kasi guys, yung kunla ho natin, hindi talaga maganda yung lupa niya. Kasi yun nga, ang binalot namin dahon lang ng saging, hindi namin madidiin yung lupa. So ngayon pagtatanim namin, nangalaglag yung lupa kasi yung ugat niya hindi masyadong nakakapit sa lupa, kasi yung lupa medyo buhaghag. Kaya sana magbigyan tayo ni God, magbigyan niya tayo ng magandang halaman sa ating tinatanim. Ubusin lang daw namin yung punla ng kamatis kasi for 25 na ho kasi ng hapon guys. So tara, lapitan natin sila. So kailangan guys, ganyan durog na durog yung lupa. Pakita mo yung ano, Anche. Yung ano, hindi, nabaw na guys yung lupa, nangalaglaglaglag, hindi masyadong na din guys. So sa susunod na pagpunla natin guys, kailangan meron na talaga tayong yung seedling tree para maganda yung punla, hindi yung masasayang. Kagaya ho nito yan guys, oh kagaya ho nyan guys, ayan, tingnan nyo. So wala, alas wala na ho siyang lupa. Sana mabubuhay pa siya. Kagaya sana niyan lahat. Kaso hindi perfect kasi dahon lang ho ng saging. Tayong sikulot. Ayun ho si Ate Buyang. Subampa na sa kalabang. Toto sir! So ayun guys. Ayun, nakasamba rin. Ayan si Jade guys, si Kulot, yung bunso ho namin, kuya ho ni B. Vincent. Nakasampa na sa kalabaw. So si Kuya Kirby, hindi rin napapahuli. Sumampa din sa kalabaw. Yung baka guys, nagwawala kasi walang sumampa sa kanya. Naghahanap ng cowboy.
Ba, kasarap sa feelings ha. So, kunti na lang ho ang aming itatanim ng kamatis. So, ayan. Napapansin ko na naman yung paligid, guys. Ayan, napakaganda ho. Ito yung masarap sa bukid, guys, pag hapon na. Yung huni-huni ng mga ibon, boses ng mga baka, kalabaw, yun lang ang naririnig natin, guys, saka yung mga boses ng palaka. Hindi ho kagaya sa syudad, no, o sa city na sobrang struggle yung ano, guys, yung amoy, yung ingay, yung usok, grabe. Di ba, Boss Anje? Oo naman. Napaka-presko talaga dito sa bukid, no? Basta importante, guys, magsisipag lang ho tayo sa bukid para hindi ho tayo maghihira. So, ayun, nagsusungay-sungayan, ha? Yung babae tsaka yung lalaking baka, no, kayang gagawin ni Kuya Yepod. Kuya Jade, ayun, enjoy na enjoy pa, guys. Oh, marunong din pala itong mag-drive si, ano, si Kuya Kulot. Ngayon ko lang nakita si Kulot, guys, na ano, nag-drive ng kalabaw, yung nakasampa. Marunong din pala. Nako? Loko itong yung inahing bakal, maloko, guys. Hinabol yung ano, hinabol yung nate o lalaking baka. Yan, binakiruhan ho nila kasi wala ho kasi masyadong damo dito dahil pinagtatamna na namin ng gulay. So yun, tapos na si Boss Anje, Kuya Bernard. So ilang piraso na lang. Yun, tapos. So ayan, tapos na ho kasi na magtanim ng kamatis, guys. So bukas na namin itatanim yung ano, pichay atchal para, sorry, kasi mag-alas 5 na ho ng hapon, guys. Grabe, guys, kasarap ng hangin. Fresh ko ng hangin, guys. So, yan, guys, bukas po ulit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunod sa porta. Ingat po kayo lagi. Bye-bye! Bye-bye.